Dia push. Ini push gua. Ya, pas dia push dong, sampai bandang kuit biar gua parang. For 2 weeks, hindi ako nag-fibrillage. Iba, hindi siya lahat lumalabas talaga. Tapos nag-fibrillage rito ako, swabe. The honestly, next time I'll put the picture talaga so you can see. Fibrillage. Ito, yan ang fibrillage. Nakita mo lang sir, nakatingala. Nakatingin sa picture ng fibrillage, di ba? So bakit? Success! Na mga kaibigan, the best part, number 4, number 4 pa lang tayo, no? Hanggang 85 to. No, family business. Mga kaibigan, spouse, children, parents, relatives can be involved. The spouse of surgeon cannot be involved in their business. The spouse of an executive cannot be involved in the spouse work. Listen, listen. I'll make it fast kasi it's 7:15 na. You need to go home na, di ba? Yes. Oh, polis na kayo. So anyway, ang nakakalang to, masin mo, di ba, sa mga nag-work, kahit ikaw, mataas na posisyon mo sa work mo, hindi mo pwede pasok ng mag-anak mo. Kasi bakit, natawag doon nepotism. Sa atin, hindi. Because you saw something good about Maria, alam mo lang i-imbitahan kagad sa mag-anak mo. Yes. And doon pala magkakatulungan kayo. Just a good example now. Ay, isang sikat na family ngayon, nag-royal, ano, mga Ocampo. Lahat sila magkakapatid dito at sa Dubai, nag-royal lahat sila. Kumikita lahat. Di ba ang sarap kung lahat ng pamilya mo kumikita? Meron pa isang mga pamilya, sila Ariel De Leon, yung anak niya, nag-royal na. Si Adrian Alibin, mga kaibigan, yung uncle niya, auntie niya, kapatid niya, nag-royal. Meron pa isang pamilya, sino pa ba yun? Moreno. Ah, sila, hindi ko alam yun. Yung family na nandito na rin. O si, sasan pa, mga kaibigan, hindi mo naman marinig dito sa Royal. Yes. Buong family mo nandito na rin. So, ang fair para sa akin, mga kaibigan, please, make it a point to invite your family. If you want to share the blessings of Royal, the first people you're gonna share is your family. Okay ba yun? Yes. Okay, good. Now, infrastructure. Now, what is infrastructure? Mga kaibigan, importante kasi ang infrastructure. Bakit? Pag sinabi infrastructure, ito po isa sa mga rason why I joined Royal. Last year, may mga kumausapin mo sa akin about network marketing. I did not join them. I joined Royal. You know why? Because infrastructure. A lot of people will tell you, a lot of companies will tell you, dito ka sa amin, meron kami sa ganitong bansa. Marami na kami sa buong mundo, marami na kami. Totoo, marami sila. Ang tanong, are they legally registered? Kasi example ganito, kunwari sir, anong bansa ko? Nag-Africa, example lang, di ba? Kunwari sa Africa. Example lang na sir, Africa, di ba? Kunwari, o kaya Kazakhstan, o kaya Russia, pumunta siya doon, may dala siyang royal. Sabi ko, meron na kami sa Russia. Kasi meron isang history, pupunta lang ng Russia. Meron yan na lang sa Russia. We don't do that. O sinabi natin, meron tayo sa isang bansa. It's because legally, we have already registered in that country. Legal tayo dun. Ang produkto natin registered, may opisina tayo dun talaga, na malaki, mas malaki pa dito. At pangatlo mga kaibigan, ang payoff check-in natin dun, local currency nila. So kung sinabi Dubai, dirhams talaga, hindi peso. Yes. Nag-gets nyo? Yes. Kasi mga kaibigan sabi, hindi, meron na kami dito sa ano, sa gantong bansa. Pero ang check-in nila, peso naman. So, sabihin, legally, hindi kayo registered doon. Tapos pag nakita mo yung office, maliit na parang center lang. Yung sari-sari store, naglagay ako ng Royal Palace sa isang piraso. O, nandito ng ating office. Nag-gets nyo? Yes. So, I've seen a lot of companies that are like that. Pero si Royal, hindi siya ganun. Ladies and gentlemen, Royal. Locally, we have 18 branches. Ito ang naga-office natin. Maganda ho ba?
province. Pag nagrenta ko tayo doon, minimum at least 5 years ang rental. Ibig sabihin mga kaibigan, pag nagrenta tayo dyan, ibig sabihin long term talaga tayo. Hindi tayo magrenta 1 year lang kasi pag hindi kumita, sarado. Hindi! Pag nagrenta tayo dyan, 5 years kasi bakit, we will make it up well, we will at least last for more than 5 years. Yes! Pamatagalan talaga. At the same time, soon to open, mga kaibigan, Alabang and Batangas City. Wow! Mag-open tayo sa Alabang at mag-open tayo sa Batangas. Ano bakit may Batangas? Because Batangas is will be the gateway to Mindoro. Yes. So, may tatamaan na talaga dyan, kapatid. Alabang, mga kaibigan, that's another area going towards a little near Laguna and for the Cavite area. International, 2 branches na. I've been to Dubai and I've been to the Taiwan branch. Malaki yung talaga ang office natin doon. And opening this year, Singapore, Abu Dhabi, and Qatar. Maraming pangalit naman, di ba? By the way, mga kaibigan, ang Singapore, na-register na po ang kumpanya natin sa Singapore. A lot of people ask, Sir Mark, bakit yung wala pa pong office sa mga ganitong bansa? Ganito yan, legally, na-register na. Kumbaga sa Pilipinas, nag-apply na tayo sa DTI at SEC. Are we clear? Yes. May lisensya daw tayo. E pati pa talaga bubukas ng office? Mga kaibigan, kasi yung products mo natin, hindi pa po approved sa FDA nila. Pero, it's already under process. Nag-gets nyo? Yes. Eh, Sir Mike, kaya mo matapos this year? Kaya po yun because we were informed by the government. May mga kaibigan, you have to understand mga kaibigan. Mabilis mag-open ng office. Pero kung wala mong products, we cannot sell the product. And since we cannot sell the product at the office ka, mukha ka ngayon, scam. Yes. Diba? Para sa akin, mga kaibigan, mabilis magbukas ng office pag nandiyan na yung products. Yes. Tama. Tama, mali? Tama. So, huwag lang mo kayo mainip. You just have to wait. Pero maganda rin kung naiinip kayo. Kasi bakit? Excited ka eh. Tama. Tama, mali? Tama. But you have to undergo, we have to follow the process. Ganyan po magtrabaho si Royal. That's how Royal works. Lahat po tayo di God maayos. Kaya pwede ko palakpakan nyo si Royal. So, are we clear? Yes! Now, importante ba? Tandaan nyo ito mga kaibigan ha. Sales equals to income. The bigger the sales, the bigger the income. Agree? Yes! Okay. Mga kaibigan, ito maganda. Sinabi ng McDonald's, we serve a billion people. 1 billion people every day. Marami konti. Marami. Ngayon, palitan na lang natin para mas mabilis may tindihan. 1 billion pesos per day. Marami konti. Marami. Marami ah, 1 billion pesos, di ba? Sabihin na lang natin, 1 billion naman. Marami pa rin. Okay, good. Now, magandang tanong to. Do you think si McDonald's magkakaroon siya ng 1 billion sales per month kung isa lang ang kanyang branch? No! 11 branch? No! 110 branch? Yes! A month ha? A month! 1,000 branches? Ha? So, at ito ngayon tanong ko ngayon. Ibig ba sabihin, kaya siya nakakaroon ng 1 billion a month is because marami siyang mga branches? Yes! Yes or no? Yes! And ngayon, dahil malaki ang kanyang sales, malaki income niya. Tama mali? Tama! Tama. So how can you ever tell me in a certain company na kumikita ka ng ganyang kalaki o maraming anlaki ang sales ng company or number one ka, kung dalawa lang ang branch mo? Tama! Tatlong branch mo. Apat lang ang branch mo. Branches. Nakikita niya siya sabi mo ngayon? Yes! So, how can you say, eh, kami number one! O sige na, kayo na yung number one. Kami the best! O sige na, kayo yung best. At ano, kina ba branch mo? Hindi, huwag natin pag-usapan yung branch. Usapan natin number na lang. Now, nag-guess siya siya sabi ko? Yes! Mga kaibigan, we have 18 branches local. 18 branches local. Sabi nila natin, conservatively, 10 million lang per branch. Eh, 18 yan. 180 million yan per month. I-times mo ng 12 months. No.
Kita sudah told mas mga kaibigan. That is how much? 2.06 billion per year. Per year. We're talking about national. Provided. Kung 10 million lang. Now you understand? Yes. Mga kaibigan, remember, the numbers will never lie. It's easy to say, you're number one. You're the best in the world. Okay lang, sige, okay na yun. Basta tanong na lang parate, ilan ba branches niyo? Tama. Kasi if you're the best, if you're number one, the best in the world, how come kung ilang branches niyo? Subukan mo kaya, McDonald's, the best in the world, isa lang ang branch. Hello? Si Mang Inasal, marami bang branches? Yes! Yes or no? Yes! Kasi bakit? Kaya siya lumaki ng usok sa dami niyang branch. Hindi naman siya pipili ni Jollibee kung siya lang ang branch niya. So, tanungin kita ngayon, importante ba ang branches? Yes! Yes or no? Yes! Pero hindi, Mike, hindi namin kailangan ng branches kasi bakit? Marami kaming center. Product center. Kasi iba yung branches sa center eh. Pag sabi yung product center, ang may-ari nito, distributor. Correct? Pag sinabi yung branches, may-ari nito, company. Mga kaibigan, we have 18 branches company, but we also have centers. Yes, yes. Iba ba yung center? Huwag natin pag-usapan sila, kasi baka ang may-ari hindi company. Distributor na ari niyan, pag-usapan natin yung may-ari, company. Uy, okay lang kayo? Yes! Ready to hear sasabi ko ngayon? Yes! Sir Mark, anong purpose niyan? Kapatid, kasi pag marami kang branches, mas malaki ang sales mo. Pag malaki sales mo, lalaki income mo. Yes. Para lalaki sales mo, Sir Mike, simple lang, ganito na lang, para maintindihan nyo. Pwede lalabaho ba kayo sa Laguna? Yes. Sino dito may kakilala sa Laguna? Taas ang kamay. May kakilala sa Cebu? Manila? Oh, meron, oh. Now listen, ha? Tignan mo, kung meron kang kakilala sa Manila, o sa Cebu, o sa Laguna, paano mo rin recruitin yun? Wala pa yung branch. Tama. Oh, maganda mo yan talaga. Saan ako pupunta? Nasaan ka ba? Manila. Oh, meron yung branch sa Cebu. Punta ka dun. Now you see, hindi ka pwede magpalaki ng network kung wala kang branch. Tama. Kaya ganyan ka-importante yung branches. Ang tawag yan, infrastructure. Sasagot sa'yo, alam mo, kasi company namin, kaya hindi kami nagbubukas ng infrastructure ng branches kasi para liquid. Para liquid ang company, maraming pera kumpanya. Oo nga, maraming kumpanya pera. Ang kumpanya mo maraming pera. Bakit? Kasi yung pera, yung income, pinag-aakyan agad ng mamayari. Diba? But that's not how Royal does. Ang Royal ganito. May liquid din naman Royal eh. Alam mo gano'ng ka-liquid? Nagpatayo nga tayo ng building, diba? Sa liquid. Yes! So kung liquid-liquid pag-usapan, sobrang na yung liquid. Inerta international branches ang world legal. Singapore, Abu Dhabi, Qatar, Dubai, and Taiwan. Magbubukas pa ulit next year. Yes! Nabasa niyo ba yung advisory natin ngayon? Yes. May i-announce daw? Ano i-announce? Incoming? Kada, ano pa? Correct, international subsidiaries. May i-announce panibagong international country na bubuksan na naman. Oh. So, tanungin kita ngayon. May kilala ko ba kayo sa bansa? Secret, surprise na mag-announce to. So, tanong mo yun, importante ba ang branches? Yes or no? Yes! So, do you think, pag marami tayong branches, mas malaki ang chance na pumunta na malaki? Yes! Now, you have to understand this. Sir Mike, bakit mo kinagento yan? Why? Because you want to do Royal, and you're doing Royal. Sa labas, marami kang makakausap na tao, sabihin sa'yo, my company is better than yours. My company is the best. My company is number one. Now, pag tinanong ka ng ganun, dapat alam mo sa sagot mo. Tanongin mo kagad, if you're the best, if you're number one, how many branches you have? Oh, remember, we have our new office, ha? Bagong office. Tayo may-ari ng lupa. Sa atin din may-ari ng building. Tayo din may-ari ng building. So, parang ganito. Kahit sabihin mo sa akin, ate, mayaman ka, mas mayaman ka sa akin. Oh, sige. Kahit mas mayaman ka sa akin, ate, ikaw nagrenta, ako, bakit kung ako may-ari. Ha?
Kami Tiit? Yes! Siapa naman palakpakan niyo si Royal? Diyan sa labas, okay pa ba kayo? Yes! Buhay pa kayo? Yes! Oh, yes, di ba? Tatlo na doon, di ba? No, number 6 na tayo, malapit na. A fair business. King, okay lang tayo, King? Yes. Okay. Even the people at the bottom can overtake the people at the top. Mga kaibigan, ang negosyo natin is very, very fair. It is a fair business. Hindi porque ikaw ang nauna, ikaw ang parati number 1. Ulitin ko, hindi porque ikaw ang nauna, ikaw ang parati number 1. A classic example, listen, analyze, analyze. Sir, may bakit ganun? Ganito lang siya, oh. Imagine mo, di ba, per day, one day, maximum 10 pairs. Tama mali? Tama. Now, for computation's sake, kung meron kang 2,400 per pair, times 10, ibig sabihin ang maximum income mo, 24,000 per day. Agree? Yes. Now, paano pwede lagpasan yun sa ilalim? Simple lang. If this is you, tapos ikaw, tapos apply mo to. Example, apply mo, isa lang ang account. Eh ikaw, dalawa account mo. So, ikaw si apply, kaya kumita 24,000 lang. Eh kung dalawa account mo, kumikita ka 14,000 a day. Naintindihan niyo ngayon? Yes! At the same time, ito pa maganda. Eh, same, kasi diba si Apple naman, lahat naman yan, downline niya? Correct. Yan ang mga kaibigan. Remember, nasa pairing tayo eh. Diba? Kung ikaw, sobrang laki ng grupo mo. Tapos Apple mo, ito rin. Yan ang mga kaibigan, ito, hindi niya naman maximize. Kasi bakit? Nakakalo lang siya eh. 7 pairs lang siya a day eh. Ikaw mga kaibigan, dahil malakas ang grupo mo, masipag ka, nakaka-maximum ka ng 10 pairs a day. Sino mas malaki income? Apply o ikaw? Sino? Ikaw, kasi nakaka-10 pairs a day eh. Uy, I have this feeling hindi nangyayin niya ito. Okay, hindi ko ha. Sino dito ang hindi nangyayin na sa explanation ko? Tasa ka man. Okay, hindi nyo lahat ha. Hindi nyo ha. Takot yun. True story. Madala sinasabi ko ito ni Press. Kailan niyo ba si Jerome Cruz? Yes! Jerome Cruz has been our number one distributor, top one, for almost a year na, since last year. November pa yata, December of last year. Wala pa ako na yun. For the longest time siya sabi ni Press, si Mr. Jerome Cruz, wala mo siya sa top 10. Baka wala pa nga siya sa top 20 for the longest time. Kaya lang mga kaibigan, for whatever reason, last year, on the latter part of last year, biglang pumutok ang cheque niya. Biglang pumutok ang cheque niya. To the point, from number 20, bigla siyang nag-number 1. So, lumalabas, ibig sabihin mga kaibigan, hindi porket number 1 ka, you will be number 1 for life. Kasi bakit? Inamuna siya ng number 20. Hindi dahil naging tamad si number 1. No, masipag pa rin si number 1. It's just that, sumobrang sipag ni number 20, biglang pumutok ang grupo niya, nilagpasan niya lahat. Kumbaga sa kotse, mabilis ang takbo mo. Hindi ka bumagal. Nagkataon lang, yun sa likod, tinodo ng hataw, mas mabilis pa sa'yo. Hello? Yes! Ibig sabihin mga kaibigan, you just wait for your time will come. Kaya sabi mo sa atay mo, darating din ang araw ko. Sabi mo sa kamila, kailan yun? Malapit na yun, hindi pa? Kaibigan, maliwala ka, malapit po yan. A business with multiple income. Bakit? Because you have Unilever para sa mga tao kailin magbenta. Sino ba dito may magbenta? Tasa ka, Pai? Yan, mga babae, di ba? Kasi gano'n, mga babae, may magbenta eh. Pag bukas mo yung mga bag nila, magkakita mo yung bag, may bra, may panty, may kasi, may talong, di ba? May bugiraria, may kotse, lahat yung magbenta. For those people who love to sell, we have Unilever. For people with want to have a quick income, we have the binary system. And for the long-term program, we have the multi-level. Okay? Now, mga kaibigan, di ba sinabi ko, I've been with the industry for 1996. From 96 up to 2011, 15 and a half years,
I was with multi-level. Multi-level, ano yung ladder system? Yan po yung marketing plan namin. Hello? Yes. Okay, good. Now, this is a good income. Kaya lang, ang pinaka-income kasi malaki dyan ganito eh. Dito sa taas, pwede kang kumita ng 50,000 per month within 6 months. Up. Hello? Pag hinataw mo. Pag hindi mo hinataw, 2 years, 4 years bago kang kita ng 50,000 a month. Malaki, maliit? Ha? Malaki na ba yun? Ito totoo, malaki yung mali? Mali. Tanong, matagal mabilis? Matagal. Matagal. Correct. Then, honestly, matagal yan. Kasi sa Royal, pwede ka mag 24,000 a day. Now, remember, hindi ako sanay sa binary. Kasi ang 15 and a half years ko was multi-level. Pero maganda ho ito, long term. Kasi bakit? Product movement yan eh. Hindi ko kami kumikita sa pairing. Di ba, meron kang left leg, right leg. Pag gumilip-ilip, boom! Meron kang tubo. Pero, sa multi-level, walang left, walang right. Basta pag may gumili, may income ako dyan. So, product movement. So, kahit malaki grupo ko, kung walang bumili ng products, walang income. Ang tawag dyan, hindi network. Ang tawag lang dyan, fans club. Fans club lang ang tawag dyan. So, wala akong income dyan. Clear? So ngayon, mga kaibigan, pero dahil malaki grupo ko, may product movement, kahit walang recruiting, I still make money. Kasi product movement. Ang problema ng mga kaibigan is from here, distributor, going to here. Ang tawag dyan, from here, papunta sa taas, ang income maliit. Kaya tendency, kunwari natin yung diamond manager. Example lang ha, sa atin diamond, di ba? Kaya from here, going to here, tendency yung mga tao papunta rito, dito nag-quit. Kasi bakit?